aga na. Magtututerti na. Naubos ko na yung pulutan ko. Ito, wala na. Tapos, medyo nalasing na rin ako. Hiya mo na. Magtatapos naman ito ulit. Tagay na rin ito. Tay, pag naubos ko, di bibili ko na lang kayo. Yan. Masama magising si Commander. Sabihin, tutal na mo. Alas dos nagising ka ta. Binabanti ko nga pala yung mga kaibigan ko, sila Boss Christian Lopez, saka si yung La Joseph, saka yung pinaka most trusted man ko, si Al Dilara. Yun, yun yung tao kong talagang mapagkakatiwalaan mo sa pera, hindi ka lolokohin. Tapos, magaling yung utak kahit na 4 arms but no legs. Magaling yun si Al. Hindi ka iiwanan kahit sa awa, hindi ka tatakbuhan. Kasi nga, hindi makatatakbuhan lang pa eh. Hindi, pero matapang. Wala na akong pulutan, naubos ko. Ubus ko yung mga tuka. Tama na, magtatapos naman ito una. Sarap, bibi. Stabi. Baka yung mga pangalahati ko to, ano? Masama, magtututerti na. Ay, mag-alas tres, hindi pa ako nakatulog. Dami kasing iniisip eh. Negosyo. Number one, family. Kasi ako, ang number one sa akin, pamilya. Bago ako uminom, ako kasi, hindi ako mayabang na tao eh, yung iinom ako. Sa inuman ba yung bibili ko ng bibili ng alak, magyayabang ako, magpapa-impress. Tapos yung pamilya ko, wala palang ulam. Hindi ako ganun tao. Ako, bago ako bumili sa inuman, sinisigurado ko na merong masarap na ulam yung pamilya ko. May pera sila, may sapat yung naibibigay ko ah. Kahit na hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Ewan ko lang ha. Sabi nga ni Doc Gilby, hanga ba sa yung pamilya mo? Sabi ko, siguro. Kasi ako naman, kahit di ako nakatapos ng pag-aaral na wala akong natapos, wala akong permanent trabaho. Kasi ako, all around ako. Driver, pahinante, minsan amo. Basta kikita ako, pinapatulang ko. Hindi ako mapiling tao. Tae ng manok, binibenta ko. Kambing, baboy, kalabaw, crates. Minsan, kahit na paalila, pwede ko. All around nga ako. Hindi ako namimili, basta may mapakain ako sa pamilya ko. Kaya yung pamilya ko, siguro naman, wala silang masasabi sa akin. Yung biyanan ko, magulang ko. Especially sa magulang ko. Siyempre, isa na lang yung nanay ko. Hindi ako nagdadamot kahit kailan. Sabi ko nga, pag pinagdamutan ng asawa ko, yung magulang ko, hihiwalay kami. Kaya hindi, never niyang gagawin yun. Ako, sa magulang niya, hindi naman ako nagdamot eh. Sabi, basta nagbibigay lang akong pera sa asawa ko. O eto, bahala siya magbigay sa magulang niya. Eh, ganun talaga, di ba? Hindi ko naman sinabing magdamot ka sa pamilya mo. Hindi ko ginagawa yung kahit kailan kasi mahirap naman yung kumakain kami tapos yung magulang niya walang pagkain, di ba? Kaya tsaka ayoko rin maranasan na baka tumanda na ako tapos yung mga anak ko magkaasawa. Pagdamutan kami nung mapapakasawa ng mga anak ko. Ayoko naman ng ganun. Hindi ko ginawa sa biyanan ko yun kahit minsan. Biyanan ko, sige ako. Eh, si tatay nagkasakit. Hindi ko naman inasahan si Jason makakatulong. Eh, sige ako. Eh, nakita ng asawa ko yun, yung nagkasakit si tatay na sige ako. Kaya lang kahit problemado talaga sabi ko.
Hindi, sige. Huwag niyong isipin yan. Pera lang yan. Kasi yung pera, kinikita yan eh. Ang buhay ng tao, hindi mo kayang kitain yan. Nagalit pa nga ako nung nakita ko. Sa pakwanan kasi ko nun sa kabila, tumawag si Jessa, sabi, Tate Eka eh, sabi ko naman, nahilo lang, nadali niyo sa ospital. Tapos pagdating ko dun sa bahay, nakita ko si tatay, masama yung lagay, sabi ko, lasing ba? Nakita ko, tagilid yung paa, ay, masama ako yung lagay. Itawag ako, siyempre, sa kahit papano, tinawagan ko yung si Sir Emon, ambulansya, tapos ako na nag-drive. Pagdating ka mo sa medic, ang daing tinatanong, nagalit ako. Sabi ko, hindi, kung ayaw nyo, wag, dali na sa ibang ospital. Kaya ako, minsan, dati, na-drive ako ng ambulansya, hindi ako pwedeng driver eh. Kasi ako, sa totoo lang, mababaw yung luha ko. Tsaka hindi ako pwede talaga, sa totoo lang, hindi ako pwede driver ng ambulansya. Alam nyo ba kung bakit? Ano yung kalooban ko, ayoko yung sakay ko mamatahin, tapos may pera ako. Yung, for example, may deposit. Ay, hindi ko kaya tiisin. Promise yun, totoo yun. Hindi ko kaya tiisin na hihingi ng deposit, tapos yung sakay ko wala. Hindi po pwede sa akin yun. Papalo at ipapalo ko yung pera ko. Huwag lang maragabiyado yung sakay ko. Para ako si Kwan eh, si Isang Dick eh, si Kapitan. Isang Dick. Talagang hindi mo rin kaya subukan sa pera yung tao na yan. Burat kung burat. Napakagaling. Ako kasi sabi ko nga, basta nakatulong ako sa kababaryo ko. Gagawin ko. Sabi ko kasi, Sir Emon, Emon, hindi ko kaya mag-drive ang ambulansya. Mahina talaga yung loob ko. Tsaka mag-aabono ako eh. Pag may pera nga ako, hindi ako pwedeng, di ba, pamayabang din eh. Kahit alam pera. Di, tsaka ayoko yung sa ospital yung bang parang mamatahin yung lalo, kababarya mo. Sa ibang tao nga, pumapalo ako sa kababarya pa. Kaya, sa sana tayo napunta, no? Naikwento ko na ito lang buhay ko eh. Yan, kung saan sana po tayo napunta. Dami na, ilang minutes na rin, no? Talagang ganun eh. Lasing eh. Basta, ako, sabi mo, yun nga, tuloy sa ambulansya, hindi ako pwede magmaneho nun. Kasi ako, pag alang sakay, yung sakay, walang pera. Mag-aabon pa akong diesel. Nakapag-drive na rin ako niyan, may ilang beses na rin. Baka nga, sinabi alam pera, bibigyan ko pa ng pera eh. Kasi ganun ako. Ako kasi, sanay ako nang walang pera. Sanay ako may pera. Misan, may pera ako ngayon. Kinabukasan, wala. Ganun lang yung buhay ko eh. May pera, wala. May pera, wala. Sanay ako. Eh kaya lang, yung pamilya mo, yung mga anak ko, siyempre, may asawa. Kasi may anak ako. Eh, siyempre, kailangan mo rin mag balance. Ay, ano ta? Kasing. Tamang kwento lang yun. Basta ako, nabuhay ako ng masaya. Yung regrets ko, yung kay Papa, noong araw. Si Papa kasi, mabait yun eh. Kaya yung si Papa, mabait yun. Yung mga inatuturan ko sa kanya, na-apply ko lang sa pamilya ko. Tapos dinadagdagan ko lang, ini-improve ko na lang. Yun lang ginagawa ko, di ba? Basta ako, pag if I'm dead, namatay na ako. Ade, tas may mga natulungan ako. Yun na yun, kasiyahan ko na yun. Kaya ako nag-YouTube eh. Kasi, pag lahat naman tayo, mawala sa mundo. Basta, yung mga natulungan ko, ma-meet ko sila at hindi, eh, okay na rin. Basta natulungan ko sila, maligayahan ko na yun. Kasi lahat tayo, mawala sa mundo. Eh, mas masarap tumulong. Kahit hindi ka ganun kaya, ganun kayaman. Hindi naman,
Kailangan maging mayaman ka para makatulong ka. Siyempre, lahat tayo may mga pagkakasala, may pagkakamali. Diba? Ang mahalaga, tayo tumatanggap ng pagkakamali. Tapos tumatanggap tayo ng pagkakasala. Diba? Ganun ba yan? Ganun din yun. Basta ako, I love my family. Basta ako, number one priority ko, pamilya ko, yung asawa ko, magulang ko, kapatid ko, anak ko, biyanan ko, ayan. Si Don Porfirio. kahit naman mahirap ako, sila nanay, yung biyanan ko, wala naman sabi sa akin yan. Eh, kasi kahit minsan, sabi ko nga, dito na sila tumira sa akin eh. Ako kasi, kahit, basta malakas lang ako, mga kapaghahanap buhay ako, kahit, migat ko magat matulog sila, kakain sila sa akin. Wala silang marinig sa akin. Ganun ako. Yung ilo nanay. Labs na labs ko kayo. Siyempre. Ganun talaga, di ba? Nahiram nga ako ng 100,000 sa kapatid ko. Nalugi. Ganun talaga. Ang mahalaga, yung pinahiram nyo sa akin pera. Hindi ko yun nilusta, hindi yung katulad ng ibang tao na ibang kapatid na ginagamit na sa kalokohan ako. Pinipilit ko umunlad yung buhay ko. Hindi ko nilulusta yung pera na nagsabong ako, nagsugal ako, nagdrugs ako. Ako hindi. Inilalaban ko ng parehas, sinusugal ko ng parehas. Hindi ako nagsusugal. Ibig sabihin, nagsusugal ako. Nagtatanim ako ng halaman sa palaran. Yun yung legal na pakikipagsapalaran. Kung sisingin niyo ako, de, ate, hingin mo ako. Paalam ang problema. Babayaran ko. Pag 100,000 lang, kaya akong gawin ng paraan. Kasi, de, magbenta. Benta ng motor. Benta sa sasakyan, benta ng bukid, o di ba kabayad? Kaya lang, ako nga ka, di ba bayaran ko kayo? Gustong-gusto ko makabili ng truck kasi gamit na gamit sa akin yung ELP. Yun ang pagbiyahe. Pwede ko mamiling pakwan, pwede ko mamiling kambing, kalabaw, baka, yero, ibiyahe ko. Kaya nga sa mga, ako sa mga kabataan, anak ko kay Renz, mga barkada niya, lagi kong sinasabi, supportahan ko kayo, katuloy mo, basta yung kaibigan ng anak ko, kaibigan ko na rin yun, basta kaya kong tulungan, tutulungan ko sila, kaya, pagka yung barkada na anak ko, tutuwa na ako rin, kaya dito sila matulog, kumain, wala silang marunig sa akin. Kasi ako, all around ako eh. Pwede kong makisama sa bata, pwede kong makisama sa matanda. Kaya dito sa pulo, pagmamalaki ko rin yung sarili ko, ewan ko lang ha. Kung ano yung tingin nyo sa akin. Ako kasi, bata, matanda, kaya ako pakisamahan eh. Yan, malapit ng mga lahat yung tanduay. Gala stress na. Basta, kinakwento ko lang yung buhay ko. Ganun lang. Kahit, sa akin, kahit basta taga-pulo, kahit di taga-pulo, basta may pera ako, may sakit. Sabi ko nga, hindi ko kayo kayang pahindian. Lalo yung, siguro sa bats namin, ewan ko lang ha, paa ako na yung pinakamahirap. Pero tignan nyo, sa bats namin, baka ako lang yung nakakagawa ng kahit pa paano tumutulong ako. Lalo pag nabalitaan ko yung batchmate namin, may sakit, na-operahan, ganyan. Ako, binibigyan ko yan. Sinisingit ko yan kahit 500 lang. Hindi na ako nagyayabang na sinasabi ko sa group. Binibigyan ko yan. Sabi ko nga, ito para sa akin to. Ito para kay Lord. Ito para sa Panginoon. Tulong ko yan. Ano ba yung buhay ko? Mahirap lang ako, di ba? Harap.
Kaya lang ako naman, thankful ako pag umuwi yung mga batchmate ko, pinapatawag ako si Evelyn, si Elmer, si Stang, basta mga nasa abroad, si Julian. Kasi ganyan mga local nandito rin kahit pa paano pag nakikita kami. Tinatawag nila ako. Kasi nung nag-aaral kami, pinaka low profile kami nung araw. So yun, low profile kami. Kami yung pinakamahirap na, parang sabihin na kami pinakamahirap, si Elmer, ako, ang magbabarkada kasi si Elmer, si Buleg, tsaka ako, si Erwin, ako. Kami tatlo, pinaka low profile siguro kami. Pero ngayon, siguro, hindi na gano'n, nagbago na. Si Elmer lang nagbago. Siya lang yung pinaka high profile ngayon. Kami ni El Buleg, siguro low profile pa rin kami. Kaya nga, minsan nakakapagtampo. Si Agnes. Ginawa, Ag Perez. Chinat ko. Parang bang, siguro tanaw niya sa amin noong araw pa rin, low profile pa rin. Sabi ko, okay lang. Tanggap ko naman. Hindi, ganun, tingin mo sa akin. Hindi naman lahat ng tao, habang araw, mahirap pa, di ba? Ang sa batch namin na pinakamabait talaga, walang ubra. Gana. Nagising si Jessa. Nagising yung darling ko. Mag-aalas stress na ako, hindi pa nakakatulog eh. Uminom pa rin ako, igago. Ano? Nag-CR. Hindi natin nga sasabihin. Uminom ako, hindi ako makatulog eh. Nagising na asawa ko. Tingnan yung video natin, Ami. Ami. Hindi ako makatulog, uminom ako eh. Gagalit ka ba? Nagbibidyo ako eh. Yan o. Tingnan natin, Ami. Nag-aalas stress na yun. Ayan na, yung asawa ka. Umiiyak. Alas stress na. Tapos one time ano, doon kami sa Pulumonti, ano, nahabol ako ng walis. Hindi, takbo ako. Ako naman, kumuha ako ng kaputol lang ako eh. Inambaan ko gano'n. Umilag na gano'n. Sabi niya, natakot, umilag. Ako natakot! Hinabol ulit ako yung kagago. Yan, haba-haba na ng video ko. Sa sarat tayo napunta, ano. Nagsimula tayo, alauna. Di ba naman ako naman? Alas tres na. Pero, 3 hours na lang, alas 6 na. Pwede na ako lumusong ng bukid, no? Basta malaga, happy, you know? Mag-new year naman, eh. Hindi naman ako dubay yung inuman, eh. Kaya hindi magagalit yung asawa ko. Pwede pa umakap niyan, eh.
Ay nga, sabihin nyo, totoo lang. Hindi naman din ako pangit na pangit eh, no? Kahit pa paano, ibig sabihin nga, pagka bumilang ka ng 1 to 5, nasa 4 naman siguro ako, no? Yung kapangitan ko, no? Ibig sabihin nyo, 1, pogi. 2, pogi. 3, pogi. Oh, pag umismile naman ako yan. Eh, kumuputi ako, dahil dami na in love sa akin. Siyempre, puputi ba ako eh, puro sa init, ano? Di ba naman, oh, yung ilong matangos, yung mata, beautiful eyes. Yung ipin, tang na. Kahit pang mayaman yan, pantay-pantay yan. Oh, di ba? Yung tenga, haranga. Gago, no? Ayan, nuro kagaguhan tayo. Hige. Subscribe nyo naman yung YouTube channel ko. Pusang gala naman. Panood kayo ng panood. Dahil nyo naman subscribe. Subscribe nyo na. O, ayan, o. Pag meron kayong kailangan, problema, hindi, pag kaya ko, tutulungan ko kayo. Pagka kailangan yung negosyo, tuturuan ko rin kayo. Sa halaman, tuturuan ko rin kayo. Hindi ako maramot na tao. Sabi ko nga sa inyo, pag nakakita ako ng mga kaibigan ko umaasenso, masayang masaya ako kahit di ako binibigyan kasi. Pag nagipit ako, pwede ako lumapit sa kanila. Tulad ni Elmer o Dike. Pag umutang ako, hindi, pinapautang ako si Stang, si Osang, si Evelyn, sila Apple, ayan. Mga kaibigan ko tumutulong sa akin pagka gipit na gipit. Ganun lang naman yung tao eh. Kahit subukan naman nilang lumapit sa akin, kahit walang wala ako, eh, doon naman nila makikita kung paano gumalaw o magtrabaho yung kaibigan nila. Pag kaibigan, kaibigan. Ganun naman ako eh. Minsan pagka chicks. Chicks. Gago, no? Ganun ako. Yung kaibigan, kaibigan. Eh, hindi niya ako makasubukan pagka lalo sa pera lang. Yun yung itagayan niyo sa bato. Hindi niyo kaya subukan si Jojo Villarreal pag sa pera. Sa away. Hindi niyo kaya subukan. Pag labara, tatakbo ko.